good morning. And this is Jandel again. So, kamusta ang araw natin? So, for today's video, no, hindi muna ako magpapakita sa inyo. And ako lang ba yung may ganitong na-encounter na problema pagdating sa ating mga plants or sa ating mga cactus? But mostly, cactus ang mahilig dapuan ng ganitong klaseng insekto. So, this is scale. So, ayan guys. Scale, kung nakikita nyo yan. So, this one kasi is inano ko na to. Nangyari na infested ito totally yung kanyang body. So, this one. So, yung mga white mark na yan is detained. So, inano ko na yan. Sinuko na yan sa soap na may water, tapos binrush ko na yun kasi totally infested na yung kanyang pinakabuong ano. But now nakikita ko na naman may mga bago na naman siyang ayan, ayaw mag-focus. Ayan guys, kung nakikita niyo yung mga bilog-bilog na yan, so ayan yung tinatawag nating scale. Yung scale na yan guys is most commonly dumadapo talaga yun sa mga cactus. So ayan yung isa sa mga problem natin, ano. So, paano ba natin to maiiwasan? And this one, bagong palit ko na to ng soil, but bumalik na naman siya. Ayan. So, paano ba natin to maiiwasan? So, i-share ko sa inyo kung paano ko siya i-treat. Ayan. Or i-ano natin, gagamutin natin itong ano, habang hindi pa siya ulit totally maging infested. So, all you need to do is to prepare cotton buds. Ayan, cotton buds. Ayan, and alcohol. So, pwede rin kayong gawin nyo is 50% na alcohol or 50% water and isang drop ng liquid detergent or yung any liquid detergent na available po sa inyo. But ito lang kasi available po ngayon sa ano ko, sa aking stocks or dito sa bahay. So, ang gagawin na lang natin is to use cotton buds and alcohol. So, samahan nyo ako guys. Yung una mong gagawin is yung cotton buds. So, mag-alcohol muna tayo. Alcohol, sanitize muna natin yung kamay natin. Ayan. And you can wear ano naman, gloves and sprayan lang natin to. So, yung mga part na meron, like this one, ito guys. Yan. Kung mapapansin nyo, ilalagay ko sa screen yung pinaka-itsura niyan. Yung pinaka-middle part nung scale na yan, para siyang mata. Yan. And madali siyang dumami, madali siyang kumalat sa mga ano, sa mga parts ng ano. So kailangan yan, ganyan lang siya. So ito kasi nagkaroon na to na isang beses, so akala ko okay na yan. So pwede naman ganyan din, and then yan guys. Din sobrang dami na naman na maliliit na yan. Ayan guys, kailangan yung maalis to or else mamamatay yung ating cactus or yung ating succulents sa may mga ganito. Pero mas napapansin ko, mas trip nila ang mga cactus kaysa dun sa succulents. Kasi wala pa ako na-encounter nito sa succulents. Ayan. Gently rub yung may mga infected area. Ayan. So madali itong ito lang yung problema ko aside dun sa bunny ear na bunny ear na ano
na cactus. Meron na rin yung nagamot ko na rin at gumaling naman siya. Ayan. But ito, yun na naman siya. Ayan, so tanggalin lang natin. Spray lang natin uli. So para mas makita. So ayan guys, hindi ko na pinakita yung full video ng pagtatanggal natin ano kasi baka boring kayo. Anyway, simple way lang naman to kung paano natin sila kahit paano is maiwasan. Ano, marami namang mga in-spray na pwede natin gamitin sa kanila. But ito kasi, ito lang yung available ko nga na pwede natin magamit. So anytime na meron tayong stuck sa bahay natin, so yun yung pwede siya. So since na in-spray natin siya ng alcohol, huwag muna natin siyang paarawan. And isiset ano natin to, ilalagay natin siya sa area nung wala siyang kasama or malayo dun sa ibang cactus kasi may chance na makahawa pa siya. Ayan. Okay, so ang itsura niya, no? Again, ipopost ko sa screen kung ano yung pinaka-itsura ng kanyang tinatawag nating scale na yan. So, meron pa dito, guys. Ito. Ito, nakikipunok sa inyo. Napopokus pa. Ayan, no? Para talaga siyang teliskis. So, kaya tinawag siyang scale, ano. And yung pinaka middle part niya ng scale is may parang may mata. And ayan. Ayan. So mahirap kasi dun yung maliliit na scale. Mahirap anuhin. Ang hirap kunin kasi nakasiksik talaga siya dun sa pinakailalim na part ng cactus. And yan. So check din natin yung iba nating cactus no kung mayroong mga ganito. Ayan. Ito guys, case to case kung totally infected siya yung whole part ng cactus, yung buong yan, is i-uproot nyo and yun nga 50% alcohol and nanaluan nyo ng sabon ini-detergent na liquid tapos tubig and then ibabad nyo and then i-scrub nyo ng dahan-dahan using yung toothbrush na maliit, pwede nyo ganun, tapos make sure na walang natira and i-air dry nyo. Ayan, uproot nyo siya. Sigasing ganun ang ginawa ko sa kanya last time. Kasi ito, hindi ko alam na infected na siya ng scale na insekto na yan. Ayan, yung buong part niya. So, samahan niyo ako at iche-check ko rin yung ibang succulent natin. O yan, ibang cactus na lang natin. So, yan guys. So, nandito. Actually, pangalawa, pangatlo, pang-apat na check na itong ginagawa ko. And, ang totaling naging ano lang talaga, totaling naging maraming scale is yung ayun yung nag-iisa. I think ano yan eh, kamag-anak nung paddle cactus o yung opuntia natin. So yan, itong mga to na check ko na yan one by one, wala naman sila. And the rest ng dyan wala naman. So ito rin yan, ipakita ko lang sa inyo ano. So ito lang yung mga mangilan-ngilan sa akin mga cactus. Ayan. So eto guys, yung mga yan, na-check ko na yun yung mga golden barrel ko. So, naalala nyo itong golden barrel natin, ano. Nakuha natin yan ng buy one take one sa kay Mitch. Sa siyang nag-legit seller sa Facebook. So, ating nag-iisa na lang yung bunny ear ko. Ayan. Mm-hmm. So, ayan. So, yung aking pinakaunang cactus guys, ayan. Ayan, so dito tayo naman. Ayan. So, ating old man and the rest of the cactus.
So this one is nag-ano naman siya, di nga siya nagkaroon ng mga scale. Ay, meron ako nakikita. Scale nga ba 'yun? Check natin. Ito, scale nga ba 'yun, guys? Oh, stain. Ah, hindi. Kala ko scale. Papiring ko may scale siya, guys. So, i-check natin yan mamaya. Ayan. So, yan. So, yun kasi inano ng maraming langgam. So, pinalitan ko. And this one, I need to repot na rin tong rat tail natin. Kasi sobrang laki niya na dun sa pot. And maganda kasi yan hanging. Or mas malaking pot na mas mahaba at mas ano, mas malaking siguro ganitong size. Papalitan natin yan siya. And this one, wala pa ako nakakitang changes sa'yo simula nung nabili kita. Ayan. And yung ating yung mga baby, sobrang laki na. And so yun lamang, guys, no. Share ko lang sa inyo kung paano ko sila alisin o paano ko i tanggalin yung mga scale. But simple way lang naman yun at nasa sa inyo pa rin yun kung anong paraan ang gusto niyo gawin. So maraming mga online shop na nagbebenta ng mga insecticide spray or yung spray ng mga ganon. So sa akin, kung saan muna tayo makakatipid, dun muna tayo. Kasi medyo pricey din po kasi siya. So anyway, yun lang mong guys, and simpleng ano lang naman yun, tips. Ayan. So that's it for today. And God bless everyone at mag-iingat po tayo. Kung bago ka pala ko sa YouTube channel ko, please consider subscribing my YouTube channel. And pwede kayo mag-comment suggestion. Syempre, paklik ako ng notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong uploaded na video. So next vlog natin, guys, update tayo kay Stinky na sobrang lush na. Ayan, guys. So, God bless. Ingat po.